Pula ka lang, oh. Ayan, si Albert. Hi, good afternoon. Happy birthday. Thank you. Was there a point ba na you were far from your children? And what were your thoughts na malayo ka sa mga anak mo? Kahit naman isang araw lang akong mawala sa tabi ng mga anak ko, andun yung, oh, what are they doing now? Are they okay? It's always like that. I never leave the house nang hindi ko alam kung ano yung kakainin nila sa isang buong araw na wala ako sa bahay. And they know that. Because even if wala ako sa bahay, I want them to feel na malayo man ako sa kanila, ako pa rin yung gumawa ng food nila. It's still mom who prepared everything for them. And siguro yung pinakamatagal naming nalayo ni Ryan sa... Kung ako lang, yung shooting ko ng Enteng, nag-shooting kami sa isang malayong lugar. Kalimutan ko na kung saan. I was there for 3-4 days. Hirap na hirap ako kasi namimiss ko sila. Tapos na para ako na-homesick. Nasa Pilipinas lang naman ako. Nagtatrabaho lang naman din ako. Siguro meron lang talagang gano'n ng mga nanay. Yung parang a part of you is missing when you're not home with your family. At saka siguro may guilt factor lang na I could have been with them. Pag may nagkakasakit, nang wala ka, yung nandun yung guilt na dapat ako yung nagpapainom ng gamot, dapat ako yung nagpupunas sa kanya. May patulo ng luha moments kapag kawala ka sa tabi ng pamilya mo. But then again, I'm just really lucky kasi may partner ako na hinahayaan akong magawa yung gusto kong gawin. At the same time, siya din, nagagawa niya yung gusto niya gawin with the kids and me. If there's any advice na you could give to the letter sender, ano po yun? Alam mo, wala akong magbibigay na advice sa kanya sa totoo lang kasi parang ako pa nga ang may natutunan sa kanya eh. Sa lahat ng pinagdaanan ko na pinagdaanan niya, na parang wala naman sa katiting dito sa story, ano. Siguro, mahihiya ako sa kanya kung sa katiting na problema ko, gi-give up ako kumpara sa pinagdaanan niya. Talagang hats off ako kay Belen dahil siya yung epitome ng pagiging isang dakilang ina. Siya talaga yun. Nakausap mo si Belen? Actually, hindi. Hindi ko siya na-meet kasi busy ato siya. Wow, sa edad niya.